320 bodyguards outnumber Marcos' own. Kinumpirma nga mismo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na mas marami pang bodyguard umano raw si Vice President Sara Duterte Carpio kaysa kay Pangulong Ferdinand Pongbong Marcos Jr. Sinabi pa nga ni Remulla na kahit binawi ng Philippine National Police ang 75 police escort ng Vice Presidente, mayroon pa rin itong 320 security personnel para magbigay ng proteksyon sa kanya. Nagpaliwanag pa talaga si SOJ. Ang kaso, bakit nyo nga yun kinawa? Bakit kinailangan nyo pang magbawas at ilagay sa alanganin ng seguridad ng pangalawang pinamataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas? Sabi kasi sa balita, she still has 320 security personnel despite the PNP pullout. That's more than the president, Remulla told reporters. However, Remulla did not disclose specific numbers for the president's security, citing concerns about safety and noting that the president's protection is managed by the presidential security group. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chikabe updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan. Masaktan ang masaktan? Vice President Inday Sara Duterte, tatakbo nga bang presidente? Bakit ko po ito na i-content ngayon? Kasi may nagtanong. Nako, matalinghaga po ang kanyang mga kasagutan. Nako ni Mal. Hello, Bitgods and Kuni Mamak, Michelia Magoche, Proud Bisaya, magandang gabi sa inyo. Maganda ang kanyang kasagutan, mga kabisda. Kaka, sa akin nga ho, dapat nga bukas presidente na eh. Baka iiyak na naman tong mga tropa ni Kukak. Kukak! Pantagulan, maingay! Kaya patoplok. Hello, Jose Amarilla. At Mayor Basti Duterte, sumagot, pumalag sa ginawa po ng PNP Chief General Marbil sa pag-relieve sa 19 Police Station Commander dyan sa Davao. Patay kayo dyan. Kids at 77, magandang gabi ho sa inyo. Ito Kukak! Nagladlad na! Puta, daming nabudol dito. Maraming masusuka dito, guys. Hindi ba kaya kayo matunaw? Para kayo lulutang sa iri, no? Nagladlad na po si Kukak. Iniladlad po niya ang totoo niyang kulay. Kulay dilaw. Kawawa naman yung mga didis na nabudol. Sabi ni Atty. Harry Roque, ang original daw na nabudol si Inday Sara Duterte. Kaya Vice President Inday Sara Duterte, binuntutan ng spy. Day, ayaw na pabudol, day, ha, basta. Duwa-duwa lang, day, laro-laro lang. Oh, patusa, patuplok kay patulpok. Sabi ni ko ni Mama, kulay dilaw nga, sobra pa sa dilaw ni Mal. Hindi na nakatiis eh. Hindi na nakatiis kasi halata naman kasi na. Hello, mabrocha kalimlim. Hindi na nakatiis, kailangan magladlad. Kasi ang hirap po kasi yung naramdaman niya eh. Kagaya ho ng kapitbahay namin eh, simula bata pa siya, talagang itinago niya yung kanyang pagkatao eh. Pero bandang huli, hindi niya kinaya na eh. Mukhang hindi daw kumplito ang buhay niya.
tinatago niyang pagkatao niya. Siya pala ay isang Darna! Yeah! Meron kayong ganun kapitbahay? Ako ay isang mudil. Ito yung nangyayari, oh, kay, kay, ayan, Kukak. Kaya dahil Inday, ha, ito si Super Ate, kung saan-saan pumupunta si Inday kasi bumubuntot. Sa Bisaya kasi yan, ang tawag dyan sa amin, kuyog baboy. Para kang baboy ba, kung saan yung amo nandun din? Oo. Kaya, Inday, alam ko, Inday, nakaisa sila sa inyo dahil huwag mo nang paiskurin muli. Parang buntot, no? Kaya ito, pag-usapan po muna natin mga kabisda. Itong sagot ni Mayor Basti Duterte dito kay General Marbil. Ito ay may kaugnayan. Sabay nga ho kagahapon na naglabas ng 10 milyon pabuya kay Pastor Kibuloy at ibinalita rin yung 19 Police Station Commander sa Davao. Sinibak na relieve. At ngayong araw, sinagot ni Mayor Basti. At dapat lang talaga sagutin ni Mayor Basti. Alam niyo ho ba? Gusto talaga nilang sirain ang mga Duterte. Gusto talaga nilang guluhin ang tahimik na Davao. Mantakin mo. Noong! Hello, Ma'am Lablin, si Bukawa. Palike ka guys, ginulat ko lang kayo. Baka yung iba kasi tulog pa eh. Hello, Ma'am Venus Diaz. Kanina, no? Kanina ho, di ba plinin natin yung video? Kung ano daw yung dahilan, kung bakit sinibak yung 19 na police station commander. Ngayon ang sagot ng kapulisan, wala daw kinalaman tungkol kay Pastor Kibuloy. Oh? Pero di nga tayo kumbinsido sa mga sagot nila. At wala daw pamumulitika. Ngayon ho, magulat-gulat ka. Ito daw yung rason ng PNP kung bakit tinanggal itong 19 na police station commander. Pag ikaw taga Davao at alam mo ang nangyayari sa Davao, magagalit ka dito sa rason nila. O, ito ho. O, patuplok muna guys para masaya. Ito yung rason ko. Tanggap kaya ng mga taga Davao itong rason ng mga ng PNP? PNP chip na ho ito eh. Sabi, isa daw yung napapas lang at dalawa yung ginagahasa bawat linggo. Iyan umano ang dahilan kung bakit 19 kapulisan ang nirelieve sa police station ang nirelieve sa kanilang mga istasyon. Tanggap ninyo ito? Mga taga-Davao, kayo makapagsalita. No? Papayag kayo dito na ang dahilan daw nila kaya tinanggal yung 19 police station dahil umano, linggo-linggo may napas lang at dalawa daw sa isang linggo may ginahasa. Nagago talaga, oh. Ako ho, hindi ako taga-Davao. Pero pabalik-balik tayo sa Davao. Hindi ako naniniwala dyan na mayroong patayan isang linggo isang bisis at may dalawang nirep. Duterte, ganyanin mo ang Davao, mga kriminal, tampaling kayo. Na! Sabi ni Board, fake news yan. Tingnan mo nagbalita, Philippine Television, PTV News. Gaano ba kayo kasigurado, sir? May datos ba kayo dito? Itatural, maghimotok ang butsi ni Mayor Basti dito. Aparatangan mo yung Davao? Linggo-linggo may napas lang? May dalawang bisis sa isang linggo mayroong narip? Eh, kailan nga ho? Ito ha, tingnan mo ha. Kailan lang eh, di ba iti diniklara
ang Davao City sa pinaka-safest na syudad sa buong Southeast Asia. O, matindi sila, oh. Ito yung black propaganda nila. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang dahilan nila dito ay sirain talaga nila ang mga Duterte. Ang tanong ito, ha, ang tanong dito, yung mga taga-Davao, papayag kaya na sirain po ninyo ang kanilang syudad na pinaka-safe sa buong mundo? O ito, bigyan natin sila ng datos. Kasi yun kasi ang dahilan nila. Ito yung pinalagan ni Mayor Baste. Oh. Di ba ho? Davao City, second safest in Southeast Asia, ayon sa Numbio. Tama ba? Numbio. Oh. Paano mo mamasasabi na mayroong patayan dyan linggo-linggo, may dalawang ginahasa? Ang nakakalungkot galing pa yung statement na yan sa mga kapulisan. Oh. Sabi ni Michelle Yamaguchi, till it to the Marines bangag. Sabi ni RMG Mickey, kalukuhan lang nila yan, wala namang ganyan sa balita dito sa Davao, di ba? Kayong mga taga Davao makapagsabi ng ganyan, mantakin mo, ha, yung syudad na pinakaligtas, pangalawa sa pinakaligtas sa buong Southeast Asia, binanatan nila ngayon na linggo-linggo daw mayroong patayan at mayroong ginahasa. Sinong ginahasa? Kabayo? Sinong nagahasa? Palaka? Ay, Ate Miko Roque, maraming salamat sa pakulay. Linawin nyo nga kung sino nagahasa, baka yung kambing ng kapitbahay nila ni ano, Ate Miko Roque. Ito yung legit na haka-haka. Mantakin mo, ha? Yung Davao na pinaka-safest in Southeast Asia, tinira ng ganito ng gobyernong Marcos na meron daw nire-rip dalawa linggo-linggo at may napas lang isa. Samantala, Diyos ko, kung totoo itong datos ninyo, hindi sana hindi ito na ilagay sa pinaka-safest na syudad sa Southeast Asia, yung Davao. E di sana, napunta dito ang Davao. Diyan, oh. City with the highest crime in Southeast Asia 2024. Oh. Hello, oh. Patuplok nga. Bihira mo, Mel, oh. Ako pa babalik-balik na ako ng Davao, pero wala akong nakitang ganun. Nagkagulo lang dahil sa sap ni Bangag. Bakit yung Davao wala dyan? Sa datos na yan, Numbio pa rin yan, ha? Oh, pinakauna sa listahan na pinaka-highest sa krimen ay Manila. Lungsod ng Manila, number one. Pero bakit yung Davao, yung pinagsisibak na 19 Station Commander? Jiminay Gonzaga, maraming salamat to sa inyong pakulay. Bakit to hindi pinagsisibak iyong mga station commander dyan sa Manila na number one kayo, Manila, sa pinaka-highest na index crime sa buong Southeast Asia, 64.7%. 65% yan, ah! Oh! Bakit? Nasaan yung Davao? Wala man dyan Davao. Meron pa, pumasok muli. Philippines, Cebu. Oh, top 10 ito. Pangsiyam, Iloilo. Bakit yung mga station commander ng Cebu, Iloilo at Manila, hindi nyo pinagsisibak ang mga yan? Kasi nga, hindi totoo yung rason ninyo na yung Davao ho ay hindi ligtas at may napapas lang bawat linggo isa at may nare-rip dalawa. Meron ba kayong ano? Ma'am Emelita Bryan, sabi sa San Pedro Laguna din. O, di ba ho? E kung legit po yung datos ng PNP na sinabi, merong linggo-linggo na pas lang dyan, tapos may nirip dalawa, edi ho sana, number one yung Davao sa pinaka-highest crime index sa buong Southeast Asia, hindi nga nag-number one. Number one nga, Manila, wala nga sa top 10 ang Davao, eh. Wala nga sa top 20 yung Davao. Nandun sa pinaka-safest city, Southeast Asia, pangalawa,
pinaka-peaceful po yun. Oh. Ganon po sila kaugag. Maglabas kayo ng datos, mali-mali pa, maliwanag, ang hangarin po ninyo dito ay sirain lang ang mga Duterte at ang Davao. Hindi naman ako taga Davao, ilang bisis man ako nakapunta dyan. Talagang peaceful po. Malalaman mo naman ang syudad kung ligtas o hindi. Paglapag mo lang sa airport, pagsakay mo pa lang sa taxi, meron ng madugas. Meron ng tarantado. Oh! Sa taxi pa lang. Ako pagsakay ko sa taxi sa Davao, ang feeling ko talaga ligtas na ligtas ako, walang mangyayari sa akin na masama. Pero ang nakakalungkot, titirahin ka ng ganito ng gobyernong Marcos, yung mga taga Davao. Alam mo, pag sumakay ka ng taxi sa Davao, kung ano yung nakalagay sa metro, yun na yun. Walang ano, walang kontrata doon, magagalit si Mayor Basti doon. Walang kontrata. Ganong kaligtas sa Davao. Mas mura pa yung taxi sa Davao kaysa Grab. Ngayon, pag sa Manila ka, nakakatakot mag-taxi. Dahil pag upo mo pa lang, kontratahin ka na at walang metro, animal, hindi gumagana yung metro ng taxi dito sa Manila. O bakit hindi pinagsisibak yung mga station commander dito? Number one sa index crime sa Southeast Asia, under bangag admin. Dito nga, dito sa Manila, hindi ako sumasakay ng taxi. Kasi mas mahal ang taxi kumpara sa Grab. Baliktad nga eh. Dito sa Manila, nagga-Grab ako. Kasi sa Grab, kung ano yung halaga na nakapatak sa apps mo, yan ang babayaran mo. Pag taxi kasi, kunyari sa Grab dito, 700, sa taxi 1415 yan. Ganon dito sa Manila. Kinukontrata ka. Wala nang metro, hindi na uso metro dito. Sa Manila, taxi, wala. Baliktad sa sa Davao. Pag nag-Grab ka sa Davao, yayamanin ka. No? Kasi iba yung presyo. Mas mahal yung Grab kumpara sa taxi. Sa taxi kasi kung ano yung nakametro, yun ang babayaran mo. Safe na safe po sa Davao, maniwala o kayo. Itong datos na ito ng gobyerno, hindi natin alam saan po ito kinuha. Pakinggan nyo po ito, baka sasabihin ninyo, gawa-gawa yung pinaka-safest na lugar sa buong Asia, ang Davao. O ito, pakinggan yung balita nito, taga Davao mismo makapagsabi ho ito. Alam mo kung ikaw binuto mo si BBM, tapos taga Davao ka, manggigigil ka talaga. Promise. O ito, pakinggan po natin. Ano bang meron sa Davao City at panatag ang mga naninirahan dito? Ang second safest sa Southeast Asia. Alam niyo sa balita, ni Hannah Jane Sancho. Ligtas na pamumuhay. Ito ang ligasya ng mga Duterte dito sa Davao City. Kaya na hindi naman nakapagtataka na hinirang ang syudad bilang safest city dito sa Southeast Asia. Kaya naman tinanong natin na ilang mga residente dito sa Davao, ano bang meron dito? Kaya may tuturing itong safest city. Safe ang Davao City kasi, halimbawa, katulad ko, nagninegosyo dito dahil yung krimen dito is maliit ang percent sa krimen dahil sa mga patakaran at plataforma ng mga Duterte. Latest oras na ng gabi, ligtas ang mga babae dito sa Davao City maglakad kasi ang mga Duterte ang nakaupo sa posisyon. Sapagkat ang Davao City ay zero criminality, ang peace and order ay maaasahan. Kaya naman, lahat ng tao nagtitiwala kapag Davao City ang patutunguhan dahil po sa mabuting pamamaraan at ginagampanan ng mga local government officials sa pangunguna ng mga Duterte. Kung ganun, Mayor, nga kung nagiang naimong Mayor din sa Davao, nataw mo ko sa 1967, ang Mayor lang yun nga akong biniban nga, nakalinaw yun. Wala yun ang mga bayan sa droga, control yun. Yan, malinaw ng Davao. Maglakaw-lakaw tabi sa Davao. Mga babae, dilita mahadlok kay siptigod kayong Davao. Ako po ay taga Leyte. Ako po ay nanirahan po dito sa Davao for 15 years. At sa tanan pong napuntahan kong lugar dito po sa Pilipinas,
Dito lang po sa Davao na naramdaman ko nga ako'y safe at ligtas at ako po'y masaya. Dito po ko natagpuan nga ang hinanap ko na parang feel at home kunchun. Okay. Narinig nyo to, Marcos Admin? Nagsalita yung mga taga-Davao na. Saan yung kinuha itong datos na ito? Ah, kami nagtatanong. Bawal ba magtanong? Baka i-contempt tayo, ha? Spike Limbo. Kasi yung mga taga-Davao nagsalita ho. Ligtas sila. Zero crimen dito. Bakit ito lumabas weekly o per week? Hala? Anong nangyari sa gobyerno natin ngayon? Hindi ba ho, maging masaya kayo dahil sa buong bansa, mayroon pa palang ligtas na syudad yung Davao. Kayong mga trolls, kayong mga Pilipino na hindi taga Davao, huwag po kayong maniwala sa black propaganda ng gobyernong ito. Nakakalungkot nga ho, kasi Pino sa Philippine Television Channel, yun yung dahilan nila nga. Kaya sinibak daw yung police station commander. Sinira ho nila yung imahe ng Davao. Sila ho mismo nagsira. Eh hindi naman kahit kasi totoo. Nakakrimin sa Davao, linggo-linggo may napas lang. At may dalawang nirep. Di maraming buntis dyan, ni Mal. Ito kung ako taga Davao, magagalit ako dito. Lalo na binuto ko si Dayonior. Ah, banatang kita araw-araw eh. Ito, tuloy oh. Ayon sa Numbeo Southeast Asia Safety Index 2023, ang Davao City ay pumapangalawa sa talaan ito bilang safest city sa rehiyon na may 70.4 safety index. Naniniwala naman si Davao City Councilor Tech Ocampo na kaya may respeto ang mga residente at mga bumibisita sa Davao City ay dahil na rin sa political will ng mga nakaupo ng leader ng syudad, ang mga Duterte. At kahit pa nagkaroon ng rigodon kamakailan sa mga namumuno sa PNP Region 11, ay hindi anya ito magiging hadlang upang mapanatili ng Davao City ang status nito bilang safest city. Sa usaping law and order, you know, Davao City really is sentro ito ng Mindanao. Kumbaga, this is where both good and the bad meet sometimes. Yung mga hindi masyadong mabubuting tao na nasa ibang lugar sa Mindanao, dito pupunta sa Davao, even themselves feel safe here. Even the bad people in some other places come to Davao, converse to Davao because they feel safe here. Ibig sabihin, respeto sila sa mga otoridad, sa mga leadership dito. Pag nandito sila sa Davao, wala nang gugulo. Sa kabila ng magulo at mainit na politika sa bansa, hindi nawawala ng kumpiyansa ang mga Davaoeno na mapapanatili itong estadong safest city. Ito sa kabila ng nakaranas na matindi at marahas na pagtatumula sa kapulisan ang Davao City na nangako at may mandato na protektahan ang sambayan ng Pilipino. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, si Hannah Jane Sancho, SMNA News. So ngayon, nagpapakalat ng maling balita, gobyerno na. Kukak! Ang fake news maker ngayon, gobyerno na. Philippine Television na. Eh ano, maliwanag oh. Ang nagpagulo lang naman kasi sa Davao, itong si Dayunior lang eh. Dinala ng ilang batal yung SAP eh, yung Davao. Pero ito hindi ako naniniwala dito. Ako mismo, nag-kalyosorbe kami dun. Umikot kami dun, Timbis Daqueros. Nag-kalyosorbe kami. Nandun yung patas. Walang diskriminasyon doon. Maglakad ka dun, safe ka talaga. Maniwala ka kahit madaling araw, tama yung sinasabi ng ano. Mga tao doon makapagsabi. Ito yung ginawa kasi nilang rason ng Marcos Admin. Kung bakit nila sinibak yung 19B na police station commanders sa Davao City. Ngayon ho, yari kayo ngayon. Ito sumagot si Mayor Baste. Haba ng sagot ni Mayor Baste. Basahin ko, intindihin natin. Ito, English po ito. Patuplok guys, yung sagot ni Mayor Baste. Ito ha, basahin ho natin mga kabisdak. Anong gusto ninyo? English, Tagalog, Bisaya. Walang Tagalog, guys. Ano lang to? English, Bisaya to, guys. English na lang natin para makaano tayo.
magkaintindi tayo dito, no? Sabi ni Leo Digario, si Marvel ang dapat alisin, pati si Abalos, kasama na si Bangag. Kasama na si Bangag. Oh, ito. Mayor Sebastian Basti Duterte official statement on the recent removal of the Davao City Police officials. Okay. Good day, my fellow Davaoinos. I am addressing you today regarding the recent mass relief of our officials ordered by Chief PNP General Romel Francisco Marvel and implemented by Police Regional Office 11 Regional Director General Nicolas Torre. Tingnan mo, ha. Davao City has earned a long-standing reputation for its commitment to peace and order and security for our people. This did not come by accident. It came about by a combination of political will, committed and dedicated law enforcers, and most of all, citizens' cooperation. Gaya ng pinalabas natin kanina, pinakaligtas na siyudad sa Southeast Asia. Hindi ito magic. Hindi ito isang iglap lang na kamtan ng mga taga Davao na pinaka-safest city sa buong Southeast Asia. Through the years, this reputation was nurtured by a constant commitment to the strict implementation of initiatives such as Patrol Region 11. Ito yung mga ano, ito yung mga nagpapatrolya, yung mga parang programa ho nila, mga government parang ano to guys, yung police multiplier, no? O ito, Patrol Region 11, Crime Prevention Programs, ito yung mga programa para sa kriminalidad, Anti-Criminality Efforts, in Uplan Kalakinhan, Kababayanhan at Kabataan. Ibig sabihin ng Uplan, kalalakihan, kababaihan at kabataan. Yun po yung ibig sabihin nun. Tapos, igiya laban sa pagpanglugos. Parang igiya. Meron din sila kontra. Meron silang programa kontra sa mga rapist. Kasi nilagay kasi dyan ng ano, di ba? Philippine Television Channel na meron daw nire-rip 2 beses sa 1 linggo dyan. O meron pala silang programa laban sa mga rapist. Uplan Men, Women, and Youth Guidance Against Rape. Among others, all carried out in close collaboration with the city government. This move by General Marvel and Police Regional Office 11 Regional Director Nicolas Torre undermines the hard work not only of these police officials but also of every police personnel who is truthfully fulfilling their mandate that instead of being recognized are being relieved. Ito yung masaklap. Hindi nga na-recognize sila, di ba? Yung mga kapulisan dyan, na sila yung pinaka-safest city sa Southeast Asia, na pang pinarangalan daw, ang resulta, nire-relieve pa. Dapat binibigyan ito ng mga medalya, ang resulta, sinisipa pa. Anong klase? Ito lang. Ito. Nasa na ba tayo? Nimal, nawala ako. RBI, that instead of being recognized are being relieved and questioned. Natanong pa, bakit peaceful yung ano? Yung Davao. The mass relief of police officials including the city police director, the head of the special operations group, and 19 stations commanders
assigned in Davao City will not help in sustaining the city's peace and security situation. Wala ho talaga. Kasi yung mga tinanggal, yun yung mga bitirano patungkol sa peace and order . Diyan sa Davao City, tatanggalan mo, anong ipalit nyo? Mga lutang din. Mga bangag, gaya ng ilang batalyong SAP na sumugo dyan sa KUGC. Mga Tagalog, sa Davao pa, mga Tagawog. Mga Tagawog, ilipat ninyo dyan. Yung mga oto-oto na susunod sa mga otos walang walang kwenta. Oh. General Torres' perception and conclusion on the peace and order situation of Davao City a few days after he set foot in the city is rather fascinating given that he has only been assigned in Pro-11 in less than a month. Bago lang pala itong si Torre, di ba taga Quezon City to? Si Torre? Less than a month pa lang pala ito, gumagawa ng ano, ng chismis? Mantakin mo, isang patayan daw, dalawang nirep. Anong klase? If General Torre thought that the Davao City police personnel were ineffective in their duties, then how come the very institution he leads has consistently recognized the Davao City Police Office as the top performing police office in the region? Patay tablado ka dito, General Torre. Pero maraming salamat, Ma'am Merlin Palermo, sa pakulay. Tama, tumpak. Kung hindi ginagawa ho ng Police Davao yung kanilang trabaho patungkol sa peace and security, bakit lagi po daw nare-recognize at sinasabi pinakamagagaling na mga kapulisan itong taga-Davao? Anong nangyari? Na politika, naninira lang. Ito sabi ni Mayor Basti, I believe we all have the same aspirations where laws are obeyed and where public servants enjoy the trust and respect by the people deserve. This is what we will always work for. These police officers who have dedicated their lives to serve their fellow Filipinos do not deserve this treatment. I stand with every member of Davao City Police Office. Dagang salamat, Mayor Sebastian Duterte, Davao City. Nako, saan kaya hahantong ang pamimersonal ng Marcos admin sa mga Duterte? Sabi ni Tito Galila, meron viral yan, Quezon City Police retired at biker nag-resign. Ako sa akin guys, no? Hindi na ho makatarungan ito. Kasi kamakailan nagre-relieve din sila. Ngayon, inuubos na talaga nila. Ito sa akin lang ha, sa Bisaya ba pangagpas lang. Sa akin lang curia. Yung lumalabas na issue noon, nung nilapag, no? Yung dalawang batalyon na PNP SAP dyan sa Davao. At nagkaroon ng issue, magiging police state daw yung Davao. Baka ito na yun. Kasi nga, oo nga naman. Paano magiging police state yung naturang lugar kung yung mga police station commanders ay kontrolado ng mga opisyal ng gobyerno dyan sa lokal at naniniwala sa mga Duterte? So anong gustong gawin nila? Sipain, tanggalin, upang makontrol nila ng tuluyan yung Davao City. Lamon, nakakatakot itong gagawin ng gobyernong ito ha. Naalala nyo po ba yung binanggit ni yung na-interview natin sa Makialam, si yung tinanong ko rin ho si Councilor Junday Ang Hirang, yung sinabi ko, posible kaya
na babalik muli yung parang krusada ba, samahan diyan sa Davao. Correct me, I am wrong, mga taga Davao yung tinatawag na ano. Tawag yun sa inyo guys, yung Alsamasa. Ayan. Alam nyo yung Alsamasa, dahil sobrang gulo yung Davao, yung lahat ng mga mamamayan, kasama yung mga official ng gobyerno, nag-alsamasa sila. Yan, sabi ni Tiny Dancer. Nilabanan nila yung mga nanggugulo sa Davao. Baka mangyayari ito. Di man ako nagdasal. Kasi si Mayor Basti hindi nagustuhan ang nangyayari sa pagsibak ng 19. Oh. Pag mag-alsamasa, baka hindi yan sa Davao mag-alsamasa. Ito baka, baka ha. Ito, tsorya ko lang. Pagpipilitin talaga nila, magiging police state yung Davao. Gaya yung narinig ko sa mga taga Davao, yung na-interview natin, nasabi, oh, kung alsamasa man siguro, pero di, hindi sa Davao, dito sa IDSA. Lahat daw ng mga taga Davao, aalis ng Davao City, mag-alsamasa sila, dadalhin nila sa Manila, sa IDSA. Oh, yun ba gusto nila? Ito, maliwanag na ito ha. Panarantado na ito sa Davao. Panarantado na ito sa mga Duterte. Una, inipit-ipit yung budget sa DSWD para sa mga medical assistance. Wala nang maitulong. Ngayon, ito. Grabe naman tong obsession nila. Tong gobyernong ito, mga inggit. Itong Marcos admin, sobra po kayong inggit. Bakit hindi po kayo matuwa sa isang syudad ng Davao na tahimik? Bakit ginawan pa ninyo ng kasiraan? Ginawan pa rin nyo ng isyo? Ano ba ang gusto kasi ng gobyernong ito? Luluhod si Tatay Digong sa kanila? Luluhod ang mga Duterte sa kanila? Hindi nga mangyari yan. Kasi kayo mga Marcoses, mga kapit-tuko lang kayo. Kung hindi ho kayo ano, kumakapit sa mga Duterte, hindi po kayo dyan magiging presidente at hindi po kayo makabalik sa Malacañan. Kaya nungka na ang mga Duterte susunod sa inyo. Merong sariling diskarte ang mga Duterte. Si Tatay Digong, nandyan pa naman. Mayor Basti, nandyan pa naman eh. Baka naghanap lang talaga ho kayo ng gulo at sakit sa inyong mga ulo. At baka, isipin ninyo, inisip ninyo ngayon, wala nang mga Duterte. Wala nang maniniwala dyan. Hindi nga ho, totoo yan eh. Duterte is Duterte. Kagaya nito. Itong si Super Ate, hindi ko maintindihan. Ano? Bakit bumubuntot pa rin sa mga Duterte kay Inday Sara? Sa ginawa ng kanyang kapatid ngayon, sa Davao, putya, wala ba kayong ano, hiya? Ha? Hindi ba kaya nahihiya si Super Ate? Sa ginagawa ng kanyang kapatid, kanyang hipag, kanyang pinsan sa Davao, sa mga Duterte? Saan yung kapal ng mukha ninyo? Hoy! Tulog ba si Super Ate sa nangyayari sa Davao ngayon? Sabi ni Chari Victoria, spy yan, Bisdak. Spy talaga. Parang ano to, linta. Kung saan si Inday Sara nandoon, grabe naman, Super Ate, tumahimik ka na dyan. Pagbigyan mo na kami. Pagbigyan nyo na ang mga Duterte, tapos na ho ang ginawa ho ninyo. Binudol nyo si Inday, kayo naman ang nagiging dahilan eh. Kung bakit nagkaganito ang Pilipinas? Bakit bubuntot ka pa rin kay Inday? For what? Kasi kailangan alamin mo kung ano ang plano ni Inday. Kung tatakbo bang presidente si Inday Sara Duterte, tatakbo nga!
Marami na namang naglibog ngayon sa content ko. Mamaya ipipli ko, pero bago ko ipli yan, tingnan muna natin yung sa Bisaya ba, kuyog baboy. Tingnan muna natin kung gaano kakapal ng mukha ni Super Ate Didma. Hello, maayong gabi, Rimacuel. Ako, maniwala ako sa'yo, Super Ate. Kung Duterte ka talaga, maniwagang ka, resign bangag. Sa ginagawa nila sa mga Duterte sa Davao City, lahat ng mga Pilipino dyan, Davawin nyo. Nadamay eh. O, tingnan mo. Alam mo, kapala na talaga to eh. Wait, huwag mo na yan. Huwag mo na, panghuli mo na yan. Dalawang yung ipiplay kong video. Sama-sama talaga siya. Ito po yung sa National School sa press conference. Kahapon yata to, kahapon. Magulat ka. Sinabihan ng Aninday Sara Mangga, sama naman siya dyan sa manggagamit. Di ba? Tinanong naman si Vice President Inday Sara eh. Sino yung sinasabihan mo na mangga? Manggagamit? Diba sinabi ni Inday Sara, silang lahat. Kasama ka Super Ate. Tingnan nyo, kapala na ang mukha. Ayan. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte. Ano ba si Inday Sara? Umuna na yan. Si Inday Sara lang tinawag dyan. Si Inday lang tinawag, ha? Kumusta? Magulat ka, mayroong biglang umutang. O yun, may humabol, o, tumatakbo. Si Inday lang yan, ha? Ayan, o, yung nakapula, lumutang. Sabi ni mamanikuristang ilongga kapal ng mukha yan ni Amy, no more Marcos na. O, no more nga. Sabi ni Bina, Divina, walang hiya. Yan, si Senator Raimi. Oh, hinahas tayo dyan eh. Si Rimacuel, nabudol ka rin ni Senator Raimi. Rimacuel. Ayan, bay, oh. Di ka ba magalit dyan? Vice President, hindi man tinawag yung pangalan ni Senator Raimi dyan. Ako, mahiya ako dyan, ha? Oh. Yung kapatid ko, Presidente, binabanatan mga Duterte. Yung pinsan ko, Speaker of the House, binabanatan mga Duterte. Yung ipag ko, sinasabihan, badshot si Inday. Ay, bakit sasama ako dyan? Uy, mahiya ka naman, Super Ate. Tama na yung sobrang kapal ng mukha, uy. Sobra-sobra ng pambudol, oh. Sinong narinig doon, tinawag? Vice President of the Republic of the Philippines. Vice President Inday Sara Duterte. Wala man ay may Marcos tinawag. Sumulpot! Sabi, huli na daw tinawag. Eh. Baka nga kasi na nagulat yung announcer. Bakit nandyan yan? Ano yan tawagan? Ano ba yung parang birthday ba? Di ka man imbitado, bigla kang pumunta. Birthday kapitbahay ba? Kapitbahay. Birthday sa kapitbahay nyo. Tapos ikaw, di ka man imbitado. Kumato ka dun sa pinto. Sabi mo, tok, tok. Rimacuel. kayo, kasayahan na kayo. Birthday na kayo. Kumakain kayo. Sarap ng pulburon. Sarap ng Coca-Cola. Sarap ng dahon. Ta, Rimacuel, may kumatok. Rimacuel, tok, tok. Pagbukas mo, Rimacuel, si Gracia Digal. Sabi ni Gracia Digal sa'yo, Rimacuel, oh. Rimacuel, narito na po yung walis tambo, hiniram ko. Gago. O, get crusher nga. Ngayon naman, eh, siyempre ikaw, Pilipino ka, kumakain kayo, nandyan na kapitbahay mo, nagsauli ng walis tambo eh. Parang nga naman sasabihin mo,
Eh, gracias tigal, umalis ka dyan. Kumakain pa kami. Sa uli ka pa nang malis. Walis tambo. Di ba pwede rin makwal? Sipain mo si Gracia Tigal. Nandyan na sa loob ninyo eh. Nagsauli ng walis tambo eh. Papasukin mo na rin din, pakainin mo na rin din. Ito yung nangyayari kay Super Ate. Tingnan mo ha. Iniwan talaga yan ni Inday. Di man lang inapiran. Ayan o. Ano? Oh. Hindi man lang nilingon ni Inday yan. Pwesto lang si Inday, diretso. Oh, nagulat si Inday dyan. Iniwan ni Inday, oh. Iniwan ni Inday. Sa isip-isip siguro hindi na nyawa ba? Bakit nandito yan? Hindi ni Inday. Hindi man kinumusta ni Inday. Aga sa isip-isip niya, ba't yung bag ko talaga mo? Black eye talaga to sa akin. Nyawa, good ba? Sunod-sunod ba? No? Nyawa, di man ako ito invitado. Di man to na, hindi ko naman sinabihan na nandito ako, nyawa, good. Grabe ni Inday, man. Pula! Pula talaga suot niya. Mangga, pula mo lang! Giyat tayo, oh. Saba ni Magman, yawa na po ang budol. Yeah, words good. Yeah, words good ba, Super Ate? Mambudol na naman. Yeah, words, oh. Gusto yata ito magiging Vice President Inday Sara. Yeah, words good. Ah, ito, ito. Talay, meron humabol, humabol yan. Oh. Ah. Ah. Daming tao, no? Ah. Iniwan. Diyos ko. Iniwan ni Inday, Diyos ko, Ginoo. Sabi siguro ni Inday, yeah, words bag, bisting giyatay. Marami kasing tao. Baka sa isip ni Super Ate, pangangampan niya ako dito. Mare-election tayo dito ni Mal. Sabi ni ano, Iron Fist ba? Iron Fist? Ate Eme, dagan tayo. Dagan talaga, tumakbo man si Inday. Layo-layo ni Super Ate dyan eh. Wala! Hindi na siguro feel talaga ni Inday. Yeah, words it ba, oh? Ah, tuloy, oh. Mm. Ah. Oh, nasan? Ah. Ah, layo ni Super Ate. Nilingon ni Inday. Sa isip-isip siguro ni Inday. Kung wala pang event, iwanan talaga kita. Ay, inan, may isang kilometro ang pagitan. Hoy, Super Ate, di mo ba nahalata to? Ala, oh. Iniwan ka ng isang kilometro. Dati-rati yan, dati-rati. Diba sabay talaga sila yan? Di ba niniiwan ni Inday yan? Sabay talaga. Wala na. Sa sunod, Super Ate, dahan-dahan nga. Baka mablakayan ka, te. Tumakbo na nga. Sabi, tumakbo na nga. Hinabol pa. Kulang na lang lagyan ng harang dyan sa gitna para hindi makapunta ka Inday. Oh. Nang naman humabol, Super Ate, ang layo niya, oh. 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 Oh, Super Ate, oh. Tanda si Inday. Diyos ko. Pwesto na dyan si Inday, si Super Ate. Hindi man talaga tinawag ang pangalan. Di ba yung MC sana dyan, yung MC, tatawagin sana. Ay, welcome din. Guest of honor, Senator Amy Marcos. Wala, yun talaga. Kaybe, kapatid ni Budulman. Ay, nakakahiya ho yan. Para sa akin, di ka imbitado eh. Gate crusher ka nga. Nagsauli ka lang ng tambo eh. Sauli mo ng tambo, kumain ka na rin eh. Ito, tingnan nyo, hahabol siya dyan. Ah. Ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na si Mangga.
Mangga, mangga, bangag ka na ba? Oo, bangag na ako. Kung bangag ka na, umalis ka na, langiya ka. Sabi Lorita, oh. Naong, Lorita naong. She is not welcome. Baga, kaayog naong. Diyos ka! Saan event ito? Sa ano to? Sa Karkar, Cebu ho ito. National School Press Conference. Ito po. Kagahapon ho yan. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Followed by... Di man tinawag si Senator Raimi dyan. National Anthem na oy! Dami natin, luoy ka man, day! Loko man tong MC, di man nakita na yung senador, nandyan. Yung kapatid ng presidente, ha, na walang bilang, panggulo, nandyan, di man talaga tinawag, national anthem na daw. Aray ko? Aray, ni Mal! Kaulaw ba? Kakahiya yun. Nakakahiya! Super ate. Huwag ka na mag-spy, super ate. Alam mo, super ate, namamangka ka sa dalawang ilog. Ang resulta dyan, bukya ka. Kasi ang mga DDS galit sa'yo. Kasi ikaw yung dahilan ng budol. Yung mga loyalista din, galit din sa'yo. Dahil Duterte ka daw. Duterte, Duterte ka daw. O saan ka pupunta? E di sa Pluto. Ako, super ate, mag-desisyon ka sa buhay mo. Saan ka ba talaga? Patikimin mo nga kami ng magandang birada. Manawagan ka ng BBM resign. Malay natin. No, masungkit pa uli yung puso ng mga Pilipino. BBM resign, Inday Sara Duterte for president. Malay natin. At tingnan mo. Pakinggan po natin ang talumpati ni Vice President Inday Sara Jaan. Alam mo may tinamaan dyan sa talumpati? Tinamaan yung mga yadba na mga media ni Kuka. Simpleng talumpati ito, ha. Message ito sa mga future journalist. Pero ang tinamaan dito yung mga yadba ni Kuka, no, na mga media. Media galon. Gaya yung tatlong itlog sa One News na sinabon ni Atty. Turion. At yung tatlong chikas na sinabon din ni Atty. Topacio kanina. O ito. Kasama na si Mike Ubi dito, ha. Kasama na si Mike Ubi dito. Oh, pasok po, Vice President Inday Sara Duterte. Ito talumpati ni Inday. Sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko napahabain yung aking speech. Gusto ko lang maalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Magkaibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain ang imahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam nyong hindi totoo. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. Sa poll, ang Philippine Television Channel dyan na nagbibideo din. Oh. Kagaya ito, Inday, oh. Diyos ko. Maling balita naninira sa mga Duterte. Sa poll sila dyan.
Mike Ubi, sa po lahat ng mga yadba. Pati Abya CB, nagko-cover News 5, sa pool kayong lahat. Sabi ni Manicurist ng Ilongga, sa pool ang mga bangag. Except sa SMNI. Kasi SMNI lang naman nagsasabi ng katotohanan ngayon. Wala na tayong kakampi. Minsan yung ibang mga religious at channel, wala, paning-paning din eh. Pero ito talaga, SMNI, believe ako eh. Talagang lumalaban. Pero itong mga Abya CBN, wala. Mga ano sila, mga yadba, mga walang kwentang mga journalist. Yung kanilang prinsipyo, isinangla na sa demonyo. Gagawa ng kwento para sirain ka. Ang tawag nga sa kanila, prostitute. Ang binabantayan ng mga ang binabantayan kasi ng mga media, puro paninira lang. Kung ano ang mali mo, yun ang ibabalita. Yung tama, hindi binabalita. At yung media ngayon, naka-duct tape na, naka-stipple ba? No? Hello, this nuts, magandang gabi ho sa inyo. Wala na, hindi na nagsasabi sila ng katotohanan. Wala na ngayon chicken balance. Wala nang kwenta ngayon manood ng mga news bukod sa mga teleserye. Okay yung teleserye. Kagaya ng Batang Quiapo. Okay yun ang Batang Quiapo. Walang problema yun. Pero yung mga balita, mga Abya CBN, animal, walang kwenta. Puro panluloko lang sa kapwa. Pero kami, mga political vlogger, siyempre, one-sided talaga kami. Aminin ko yan. Di man namin trabaho yung magpabango sa bangag eh. Ano nga kami? Opposition kami. Nagki-criticize kami. Ang trabaho namin ay isiwalat anong katangahan ng gobyernong ito. Paano nila tinatrato yung mga mahihirap? Yun ang aming isinisiwalat. At yan dapat yung isisiwalat ng mga media. Di man trabaho namin magpabango ng gobyerno, animal. Magtrabaho kayo. Pupunay namin yung mali ninyo. Maniwala kayo, hindi ako papalakpak sa tama nila, lolo nyo. Wala rin naman kasing tama. Ano ba? Ano ba ang palakpakan mo? Wala naman tama. May tama dyan, yung panggulo. Ibang tama, yung meron sa kanila. Sige nga, anong merong tama sa kanila? Diyos ko, Anli Pulburon. Sige nga. Pero pag sasabihin ni Superate, resign the junior, palakpakan ko Superate, pero di ko yan ibuto. Wala akong ibubuto dyan. Kasi, sobra pagiging insecure nila sa mga Duterte. Billions of billions yata gastos nila. Mantakin mo, mag-hire ka ng tao, IT, may bayad para gagawa ng FB page. Tapos mag-hire ka rin ng manager doon sa ng FB page. Tapos mag-hire ka pa ng magko-content. Tapos mag-hire ka pa ng magla-like, mga trolls. Puta, damo kwarta eh. Sabi ni Ma'am Michelle, may tama daw sa utak sa'yo, ma'am. Kaya ito. Pakinggan niyo po to ha, bago natin ipalabas yung tunay na kulay ni tunay na kulay ni bangag. Sir Admar, anong oras, Prisco? Uy, nandito si Sir Admar Bilando. Sir Admar, anong oras? Pwede ba namin i-live yan sa dito sa Bisnak Pilipinas, kukunin namin sa ang tawag dyan, sa StreamYard. Anong oras, Priscon, Sir Admar? Malapit na kami, Sir Admar. Isang minuto na lang. Sir! Si Kukak na to, sir. Ito.
Ah? Malapit na? Ah. 9 p.m. sir, 9:30 na sir eh. Okay, isang pasada na lang. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara. Tatakbo ba sa pagkapangulo? Oh, ito. Maguguluhan tayo dito, maglibog dyan tayo. Oh, tignan mo ha. Sinabi ni Vice President Inday Sara, nang tatakbo sa pagkapangulo ay si Mayor Basti. Tama ha? Tinanong si Inday Sara doon sa Bayugan. Ay, Bayugan ba? Bayugan ba? Masa tinanong si Vice President Inday Sara doon sa pag-launch ng good negosyo. Oh, ito, matalinghaga ang sagot. Pakinggan niyo po. Oh. Guwapo din mong buha. Basta Pilipina, ma'am. Guwapo din mong buha. Walay mga Pilipina sa labanay. Yes, po. Ma'am for president. At inuuran na kasubat na karoon, ma'am. Ayan, ma'am. Ah, tingnan mo ha. Narinig nyo? Ma'am for president, tatakbo ka ba? Na iba na ang sagot ni Inday. Puta, sakit ng ulo nila. No? Na iba na ho ang sagot nila ni Inday. Ang sabi ni Inday, ano? Ang Panginoon lang ang makapagsabi niyan. Pero nung unang sabi niya, si Mayor Basti ang tatakbo sa pagkapangulo. Pero ngayon, ang Panginoon lang ang makapagsabi kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Ipagdasal na lang ho natin. Ako, magkaroon na ako ng conclusion para sa sakit ang ulo ng mga bangag. Mga ensaymada, Bisaya yung sagot? Bisaya nakaintindi? Bigyan ko ng conclusion para hindi nasasakit ulo nyo. Tatakbo sa pagkapangulo si Vice President Inday Sara Duterte, pikat ka kukak. Sakit ng ulo na dito ni kukak. Maya-maya, lima tayo sa SMNA. Isang pasada na, si kukak na. Mga sabihin niyo ako, fake news ha, si Radmar. Ilo mo, ay tayo nga si Radmar ha. Mga sabihin niyo, fake news ako ha. So bakit naulo ni Kukak? Mabuwang yun silang tanahan. Ay, dahil dyan, kasi presko na ng QGC. Oh, ang tunay na kulay ni Kukak, iniladlad na niya. Sama-sama silang bumangon muli, mga dilawan. Ay, butang na lang. Bimbi, juice, dropping, but it was so nice to see you guys after all these years. Oh, lol! Sana virgin na, dilaw na dilaw, pati damit. Ay! Kamusta na yung mga pulawan na nagalit-galit sa galit na galit sa mga dilaw nung mga ilang dekada na pala kayo niloko, 50 years na? years na kayo niloko nila. O, ayan ha. Oy, ulol, mga apo pala niya yan. Tapos, akala mo dumaan na dyan, ha? Oy, dekadang plano yan. Partida pa yan. Meron pang regalo, oh, si Bimbi. Ikaw mga pulawan ka, no? Hindi ba masuka kayo? 10 p.m. ha, 10 p.m. yung ano natin. Sir Admar Priscon, lipa tayo kay Sir Admar ha, sa ano, kapartner mo. Sir Admar, kapartner mo, servisyo negosyo, hindi kapartner sa mga dilawan ha. Hindi ba ako kayo nasuka dyan? Ano sasabi? Bakit nandyan ka? Bakit nandito ka rin? Puta, appear tayo, magkakampi na tayo ngayon. Wala ko, hindi kaya mga Duterte, kailangan magsanib persa, sabi ni Trillanes. Sama tayo, labanan ng mga Duterte, hindi pwede makabalik. Kaya isama natin si Bimbi pagka senador. Ma'am Lovelyn Zimbogawa, maraming salamat sa pakulay. Bimbi, yung pagkasinador. Diyos, pagkasinador, puta, nabunot ninyo, puro mga joker.
Kawawa naman mga Pilipino. Kawawa naman yung mga ensaymada dito. Ay, sinabi siguro naman ensaymada, animal talaga to. Si Kukang talaga, dilaw. Oh, dilaw nga, ayaw nyo maniwala. Kaya tama yung sinasabi ni Yermisco eh. Parang kiso di bula yan eh. Pagpikas sa Bisaya. Kiso di bula yan eh. Pag ano, paghati ng kiso di bula eh. Sa ibabaw pula, sa ilalim dilaw. Ayan oh, kiso di bula is patted. Hoy, tinpim pa naman ang ano natin kay Sir Admarola, tinpim ha. Yung 3,000 nanonood, lipat mo tayo sa ano ha. Kay ano, ka-partner, serbisyo at negosyo kay Sir Admar. Ma'am Dila, salamat po sa pangulay at meron natin Rosario. Ako'y nagsasabi lang ng totoo. Hindi naman kami ang nagbisto dyan, sarili naman niya, binisto niya. Wala kaming kasalanan yan. At hindi ko kasalanan yan, baka isisin nyo sa Bisnak Pilipinas yan. Isisin nyo sa akin? Sabihin nyo, Piknyos, tingnan mo, kalat na to sa buong mundo. Ayan, oh, Lisa Marcos. Lisa Marcos. Mabuhay ang mga dilawan pulawan apir. Anyway, dagang salamat Bisaya sa Mindanao. Lipat mo tayo sa kapartner mo sa serbisyo, sa negosyo para sa katotohanan, serbisyong totoo. At sa naging isyung ito, ano ang iyong naging reaksyon? Magimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget like and subscribe!